Oppa pagdating sa trivia. Welcome sa pinakabago nating Kapuso. Alam na this kung sino ang bagong lipat, ang bago nating Kapuso. Si Kuya Kim Atienza. Kim sa kanila. I collect reptiles also. Ang laki. Ay, Diyos ko. Nasira yung buhok ko. Feeling ko makakalbo ako. Pumayat ako. Dati akong mataba eh. Dahan-dahan ka lang ha. Malakas ba makapogi ang mga motor? Si Kuya Kim hindi pangit, hindi gwapo, sakto lang. Pagdating dun sa taas, ginulpi ako. Pinapaamin kung saan ako nagtatrabaho. And that's when I felt that, sabi ni Lord, Kim, relax ka lang. Nandiyan ako palagi. Ultraman! Ang maganda pa as double, pero hindi lang ako si Ultraman. Ako rin yung kalaban ni Ultraman. Kamahalan, kinakailangan mamatay na si Ultraman. Kim Sandida! Kim, medyo alanganin, pero kasi bahay mo to, pero ako mag-welcome sa'yo, ha? Welcome to GMA. Thank you so much, Jessica. Ramdam na ramdam ko ang init ng welcome sa akin, ng mga boss natin sa GMA 7. Parang panaginip pa rin ngayon. Mabilis na nangyari, na? I'm a Kapuso already. Bakit ka lumipat? The opportunity na binigay ng GMA 7 was just too good. Too big to refuse. And it's not about the money, ha? It's about being able to be out there again. Na mapanood na naman ni Aling Barang sa Kanto at ng mga kaibigan ko tambay sa San Andres Bukid. Unfortunately, sa tindi ng network war sa Pilipinas, syempre, merong mga hindi makakaintindi niyan. Nakikita kong sinasabi, minsan sinabi mo that you will only leave ABS-CBN when it's on its last breath. I did say that last year. But what I can say now is, I did not leave ABS at its darkest hour. It's just a matter of time. Bakit ka ba laging nakasombrero? Nasanay ang tao na nakasombrero ko. Eh, pag inalis ko yung sombrero, nawi-weirdan sila. Patingin nga kung wala kang sombrero. Hindi, magulo lang ha, dahil naka-hot hair ako eh. Hindi naman siya kalbo, pero pag 50 anyos, medyo numipis na kaunti. Pero oo nga, parang nakadikit na talaga sa'yo yung sombrero. Di ba nalilito ka pag nakikita mo wala akong sombrero? Dahil pag wala akong sombrero, nakamukha ko si Gong Yu. Pinjari Yolma, ang nami yung sumida. Yona, Joseph Seo, fighting. Di ba? Nalito ka, di ba? Sorry, hindi ko kinala. Hindi mo kinala si Gong. Kinala ko. Kaya ka pala, Oppa. Oppa. Dahil kay Gong Yu. Pinagdidikit ang litrato namin, sabi ko, medyo kawi ko nga ng konti. So sinakyan ko yung mga meme. Gumawa ko ng sariling meme. Biglang may tumawag sa akin. Ito yung management group ni Gong Yu. Kuya Kim, you're invited by the management group of Gong Yu to go to Hong Kong. They want you to meet him. Sabi ko, wow! Malakas ba makapogi ang mga motor? Well, depende sa motor. Pag pangit ang motor mo, hindi ka popogi. Pero pag maganda ang motor mo, popogi ka. May pogi points ka. Sa palagay mo, saan ka doon? Si Kuya Kim, hindi pangit, hindi gwapo, sakto lang. Pag nakamotor, nagkakaroon ng mga... Standard line mo na yan. Si Kuya Kim, hindi gwapo, hindi pangit, sakto lang. Ang unang may-ari nito motorsiklo to si Dong Dantes. Oh, kay Ding Dong. Binigyan ko siya ng nickname. Ang nickname niya is the Dong Kim Vespa. Dahil galing kay Dong at naki Kim na ngayon. Parang love team. Okay. Parang ganun. Parang Dong yan. Sa lahat ng mga motor na nakita mo dito sa collection ko, Jessica, ito ang pinaka-special sa lahat. Ang pinakaunang date namin ni Feli, dito ko siya sinakay. Sabi ko, I didn't bring a car, but I brought a motorcycle. I brought a vintage scooter. Would you like to go around town with me? I said, yes. Nakuha ko, nahuli ko. Ngayon, 20 years married na kami. Good job. Hari ng trivia na hindi lang pang telebisyon. Dahil sa totoong buhay, mahilig talaga siya sa kung ano-anong impormasyon. Mga anik-anik, napakarami niyang abobot! Ayo! At of course, I collect reptiles also. Obvious ba? Ito, yun. Parang ang laki. Oh, ang dami, no? Ito, ang pangalan nitong ahas na to, si Albi. Albi kasi albino. Kasi albino siya. Pero ito ang pinakamatandang ahas sa lahat ng mga alaga ko. This guy is more than 20 years old. Pahawakan ko nga. Go. Gusto mo ilagay safe sa balik. Safe ba? Pabigat, ngayon ko lang po ito gagawin. Yeah. Hindi niya ako lilingkisin. Lusot kasi ilalim. Yun. Ay, Diyos ko.
Sandali, nasira yung buhok ko. Piling ko makakalbo ako. Ang bigat niya! Ang bigat niya! Kailangan na nga ng limang tao para buhatin ito eh. Sayang naman yung blower. At least nalagay mo na siya sa... Gusto mo ng ahas na pwede mong ilagay sa balikat mo? Ayoko. Ano malilita ko eh. Pwedeng hawakan sa ulo. Hi, Aldi! Friends tayo, ha? Hindi naman pala siya nakakadiri, no? Hindi. They're very clean Akala creatures. Ko kasi slimy sila. So itong kwartong to, parang museum. The fossils and different antiques. Ano yung pinaka-valuable dyan? Well, itong mga dinosaur eggs kasi very rare to. Itlog ng dinosaur? Prehistoric okay. Amber. Mm-hmm. Itong prehistoric amber, makikita mo, ito'y dakta ng puno thousands or millions of years ago. Ano to? Coprolite. 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 Ang coprolite ay galing sa Latin word na copro o coprus na ang ibig sabihin ay dumi or feces. Tae. So, tae ng dinosaur. Prehistoric tae. Prehistoric ng tae ito ng dinosaur. Wala nang amoy kasi bato na siya. Oo nga. Pero makikita mo. Tumigas na sa katandaan. Talaga ako makarili. Bibili ka ng tae ng dinosaur. Aanin mo lahat to. If it has educational value like this one, eh di sulit. Oo, pareho nito. So you're naturally curious. I'm a very naturally curious person. I think may ADD ako. Hindi lang diagnosed. Kailangan iba-iba ang binabasa ko at iba-iba ang pinag-aaralan ko palagi. Wow. Hindi ako makastick sa isang bagay lang na pinag-iinteresan o passion. Ako naman ang may trivia pa kay Kuya Kim. Alam nyo ba dun sa mga sumubaybay kay Ultraman na siya pala ang naging boses nito? Ang ginamit kong boses kay Ultraman, kung anong boses ni Kuya Kim, sinabi sa akin ng ano yun eh, ng voice director ko eh. Kuya Kim, you have a very distinct voice. Hindi siya announcer-like. Pero pag narinig mo, hindi makakalimutan. Kung kunyari, nag-uusap tayo ngayon, kinakailangan isalba natin ang mundo. Talagang nananaig na ang mga masasamang tao. Yun si Ultraman, ganun. Ang pagbabago lang pag sumisigaw, Ultraman! Ultraman! Dahil nagtitipid sila, hindi lang ako si Ultraman. Ako rin yung kalaban ni Ultraman. Kamahalan, kinakailangan mamatay na si Ultraman. Ganun. May angst ka ba sa buhay? Even as a young boy, I wanted to be a TV star. Kaso, ang peg nung 80s, para mapunta ka sa telebisyon, kailangan Agamula ka o Richard Gomez ka. Pero nung 1980s, pag sakto lang ang mukha mo, hindi ka pwede sa telebisyon. Diba? Oo, pareho pala tayo. Hindi maitatanggi na kung sino si Kim ngayon, ipinamana ni Ernie Baron. Sabi ni Ka Ernie, bata, he was seated under his pyramid. May pyramid yan ang bahay niya. Halika, upo ka dito. Inakbayan niya ako. Ang buhay, may hangganan. Si Ka Ernie Baron, pwede na ako mamatay. And then he put his hand on my shoulder. Then may papalit na sa akin. Ikaw ang papalit sa akin. Ngayon, we will not let you go pag wala tayong trivia quiz. But, oh, sari-saring trivia. All in 1 minute. Timer starts now. Sinong Kim ang nanalong Best Supporting Actress sa 1997 Oscar Academy Awards para sa pelikulang LA Confidential? Kim Basinger. Uy, tama. Ilan ang daliri sa kamay ng lahat ng BTS members? Ilan mga BTS? Sapu. Hindi ka ARMY. Apat na po. 70. Oh, 70. Hindi siya ARMY. Sinong Marvel superhero ang Sinong Marvel superhero ang naimpluwensya ng costume ng Japanese superhero na si Ultraman? Hindi ko kilala. Ant-Man. Ano ang ibig sabihin ng letrang G sa acronym ng pag-asa? Geophysical. Okay, correct. Ang Northeast Monsoon ba ay habagat o amihan? Amihan. Anong mga daliri ang kailangan pagsalubungin o pagdikitin para magawa ng finger heart? Index finger thumb. Sinong Bong ang author ng librong Pinoy Trivia? Bong Barameda? Bong Barameda. Kapanahunan natin yon. Ano ang pangalan ng Sri Lankan elephant sa Manila Zoo? Mali. Siyempre. Ang The Book of Leviticus sa Bible ay nasa Old Testament o New Testament? Old Testament. Of course. With the kind of personality that you have, hindi ka nahirapan ngayong pandemic? Marami akong pinagdaanan this pandemic. My wife and I, we have a good relationship. Kaso, first time namin nagkasamang 24/7. So, nagkaroon kami ng kaunting friction. Only to find out na hindi lang pala sa amin nangyari yon. Lahat ng tao. How did you get over that? God is so good. I really cried to him like a baby. I remember, ABS was shut down. I was going home from work. It was raining.
I was on my motorcycle and I was crying to him. And I said, you know, Lord, I worship you in the light, but now that it's dark, I continue to worship you. And I praise you, and your praise shall forever be in my lips. Nag-away kami ni Mrs. nun eh. Kami nag-usap on my bed, pinabihan ako ni Mrs. Without even talking, without even having to apologize, he just gave me a big, big, big warm hug. And that's when I felt that, sabi ni Lord, Kim, relax ka lang. Nandiyan ako palagi. I really felt His presence, you know? God has been so good to me that way. In whatever stage of my life, He always makes Himself felt so strongly. And I never have I felt Him that strong than last year when all these things were happening. Sorry na paiyak na kita, Kim. Okay lang. Nagkaroon ka rin ng mga health challenges, di ba? I got born again twice. The first was physical born again when I had a stroke. Sabi ko sa sarili ko, I will be the most fit Kuya Kim I can be. You become the best people you can be. I got into running, cycling. Pumayat ako. Dati akong mataba eh. Dahan-dahan ka lang ha. Pinatawa lang kita. Pero malaki ang pinet mo, ha, Jessica. At the height of my fitness, I couldn't move my hands. They were paralyzed. And then, the next day, my toes were also paralyzed. Sabi ko, Doc, what's happening with me? Kim, you have a rare disorder called Guillain-Barré syndrome. Ang Guillain-Barré syndrome ay isang autoimmune disease. Pag merong virus na umatake sa'yo, pareho nitong COVID, ang antibodies mo, nalilito. Imbis na patayin niya yung virus, ang papatayin niya yung nervous system mo. At pag hindi napigilan, you end up totally paralyzed. At mabilis. Yun pala isa sa mga malaking hugot mo sa buhay. Yung challenge sa kalusugan mo. Yung mga muntik ka nang mamatay. Kung hindi ako nagkasakit, hindi ko nakilala ang Panginoon. Pang ilang buhay mo na to, bale? Pangatlo. Dalawang beses dahil sa sakit. Ang pinakauna, nagulpi ako eh. At muntik na akong mamatay. Naalala mo yung kudeta sa Manila Hotel? I was working then with Father James Reuter, who was the head of the National Office of Mass Media. Pero kaming radio noon, ang tawag Radio Bandido. Kami ang nasa field. Sabi ko, I want to be in Manila Hotel. Pumasok ako sa loob. I saw a group of journalists, mga foreign correspondents. Pumasok. I was reporting everything. After mga 10 minutes, may tatlong sundalo, kinwelyohan ako. Sumama ka. Huwag kang sisigaw. Dahil pag sumigaw ka, papatayin ka namin. Pagdating dun sa taas, talagang ginumpi ako. Tapos pinapaamin kung saan ako nagtatrabaho, kung komunista ako. Sabi ko, hindi, I work with Father Reuter. Pinakita ko yung ID ko. Pumunta ka dyan sa banyo. Magmi-meeting kami. So I was in that bathroom. Maybe about 3 hours. Sabi ko, Lord, if it's my time, then get me. I don't want to die yet. Bata pa ako. Lord, ko na bahala. After about 3 hours, tinawag ako. Bata, halika. Atienza, alam namin ang pamilya mo. Alam namin ang bahay mo. Pagka bumalik ka pa rito, papatayin ka namin. Dudukutin ka namin. Buwi ka na. Pinauwi ako. Bata pa lang daw si Kim, pinangarap niya ng sumikat. Hinangad niyang makilala ng madla. Kaya kahit na anong trabaho sa media, pinasok niya. Mula pagiging reporter sa radyo hanggang sa kahit na anong trabaho sa TV. Mapa-aerobics. My first break on television was RPN9, Muscles in Motion. Kasama ko si Ana Unson. Historical yan. Ako ang kauna-unahong lalaki nagsuot ng lycra sa TV. Felix. Felix Bakat. Sige nga, sample. Nahanap mo ba? Sample. Ganun lang, ganun lang. Alam naman natin yan lahat. Kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Minsan pwede mong haluan ng sayo. Padibore. Kickball chill. Jumping jack. Heto pang mga trivia sa kanya. Stage performer din pala siya. At minsan ding sumayaw ng ballet. So nag-ballet ka? Nag-ballet ako. Yeah, because I was a theater actor. Sige nga, sample nga ulit. Merong dalawang... Ngayon lang tayo makakakita na nagbabalay na nakasombrero. Ang tawag dyan ay first position. Ito ang second position. Ito naman ang fourth position. Ngayon, merong dalawang uri ng pirouette. Pagkaparap na ganyan... Ang tawag dyan ay andior. Pagka yung patalikod naman... And then, yun. Naniniwala na ako kasi perfect yung pag-ikot. Exciting naman to. May mga surprise pala dito sa KMJS. Surprise! From Australia. Ayan! Ayan. Si Mang Tani. Mang Tani, ni-interview ko kasi si Kim, si Jessica ito. Yeah, Miss Jessica. Hi, Kim. Kamusta? Mang Tani, kailan ka uuwi at gagawin natin yung segment natin together? Kinatanong na nga din na... Kasi lockdown pa rin dito. Mang Tani, I remember I would go to Pag-asa kahit walang bagyo at tatanungin kita anong ibig sabihin ng low pressure area, intertropical convergence zone, precipitation, paano ba nalalaman ng heat index. Ikaw ang advisor ko at mentor ko when I was new and I will never forget that, Mang Tani. It's an honor for me. Hindi ano yan,
na ikaw ay turuan. Ako naman, maraming salamat Mang Tiny. One time eh, nag-cover ako ng bagyo. Inassign ako sa'yo dahil ikaw ang spokesman ng PAGASA noon. Tang sinabi mo sa akin, Kuya Kim, pinanood kita. Nakakatawa ka pala. Paminsan-minsan nakakatawa naman ako. Dati magkakompetensya kayo, ngayon magsasama na kayo. Ay nako, talagang ang buhay ay panapanahon lamang, Mang Tiny. Pero I'm so happy. Thank you, Mang Tiny. And it's an honor to be working with my mentor. Meron pa tayo mga meme. Sabi, hindi na raw makakapasok ang bagyo kasi nandun si Mang Tani tapos kasama na si Kuya Kim. Nagsani puwersa yung dalawang bagyo. Salamat, Mang Tani. Ingat ka dyan sa Australia, ha? Okay, kayo din po ingat. At muli, King, welcome, ha? Sabi nga, ang buhay ay dapat paghahandaan niya. Ayos. O yun na, sasabihin ko ang mula ngayon. Ang buhay ay dapat, I am ready. Gusto nilang malaman, saan-saan ka makikita? Ang pinakaunang show na gagawin ko ay Mars Pamor with Ia Villania and Camille Prats. Sila yung Mars, ako siguro si Pamor. A male point of view, no? And then number two, meron akong bagong show sa GTV na eksaktong title talaga. Dapat alam mo, kasama ko si Emil Sumangil at si Patricia Tumulak. That's daily from Monday to Friday, 5:30 to 6:30. And then, magkakaroon ako ng segment sa 24. Ako po si Kuya Kim, wagi ang may alam. Dapat alam mo. Kim, I see a nice guy, very engaging, very fascinating, ang daming kwento, magaan kausap. Paano ba dalhin itong mga naging hugot mo pala sa buhay? Napakasimple. Accept Jesus Christ as Lord and Savior. All my stresses, napagdaanan ko na yan. The peace that the Christian has is a peace that defies human understanding. Salamat, Kim. Isang malaking karangalan na maging guest sa isang show na matagal ko nang inangaan at makilala ka ng personal. Kim Sanlida! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.